Meron pong isang napakahalagang kayamanan ang tao at ito yung anong nadarama mo sa iyong kalooban. How you feel inside. Kahit ano pa ang nangyayari sa labas, kahit gano'ng karangya, kahit gano'ng ka-successful, pagka ang feeling mo sa kalooban mo walang kwenta, damay ang lahat. So it's in our spiritual agenda to win the spiritual battle so that we will feel good inside. At yan po ang ating pag-aaral, how to feel good inside. God is concerned about that because God wants us to have a full, meaningful, and a joyful life. Our God in heaven, we thank you that you live in our hearts. We thank you that your Spirit makes home in our heart, O God. And we thank you that you are one with us when we are one with you. We ask you, Father, to cleanse us, make us whole, enable us to enter your holy presence. We declare our sins to you. We declare our need for you, O God. Make us whole. Cleanse us with the blood of Jesus. Forgive us our sins. And as you forgive us, O God, we come to you. We approach your throne of grace, your throne of goodness, as forgiven children. And we ask you to bless us. Teach us. Open our eyes and ears. We reject any spirit that may take away our attention from you. We reject any thought that will divide our heart. And we like to attend to your words. We like to look at your face to hear your voice. Heal as you teach us. Enable us, Lord, to touch your heart. And may you touch our hearts as well so that we may be changed. Lead us. Teach us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. 1 Corinthians 6:19 says, your body is a temple of the Holy Spirit. Napakarami, malalim ang kahulugan ng ating katawan, ng ating puso, yung ating pagiging tao ay tirahan ng Espiritu ng Diyos. At bili naman sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. So nakatira sa puso ng tao ang Espiritu ng Diyos at kabilin-bilinan, huwag palungkutin, huwag pagluksain, huwag bibigyan ng at tatanggalan ng sigla ang Espiritu na nasa atin. How to feel good inside? First of all, be clean. It's very important to be clean. Lalo tayo mga Pilipino, mahilig talaga tayo sa hygienic practices. Kahit ano pa ang kalagayan mo, pag hindi ka nagsipilyo, parang you don't feel happy. So mga empleyado, makikita mo after lunch break, kanya-kanyang sipilyuhan sa mga lababo, sa mga banyo, kung saan-saan. Kahit konti nalagang tubig, ipampapaligo yan. Ano? Kaya mahalaga clean. But that's physical cleanliness. What more yung spiritual cleanliness? So be righteous if you want to feel good inside. Listen to your conscience. Listen to the inner voice. Sabi sa 1 Timothy 1:19, some have rejected good conscience and so have shipwrecked their faith. Pagka hindi tayo nakikinig sa konsyensya, at dahil may espiritu na nasa kalooban natin na nauuhaw, nadidiliman, nasisikipan, nahihirapan, nawawala yung ating saya, yung ating ginhawa ng kalooban, we don't feel good inside. A bad conscience makes you feel miserable. Kaya mayroong mga tao na kahit na magtagumpay, kung alam nilang nandaya sila, mayroong small voice speaking to them. Kahit na parang mayaman ka, marami kang kinita, pero alam mong may dinaya ka, mayroong nagsasalita sa'yo. Hindi makukumpleto ang iyong kaligayahan. So that's the first requisite for us to feel good inside. Be clean spiritually. And then be nourished by God's Word. Yung po mga bagong-bago sa Panginoon, bagong Kristiyano, bagong nagsimula na mag-aral ng Biblia, ito ang pinakaiba nila doon sa mga dati na. Lagi sila nagbabasa, nauuhaw, nag-aaral. Kaya merong apoy na mainit, merong sigla, merong lakas na espiritual, yung mga bagong-bago ang relasyon sa Panginoon. Sadly, many people who are already in the Lord for many, many years begin to lose the habit of reading God's Word. Kumisa nagiging dependent na lang sa mga instant Bible study guides, mga instant inspirational guides, at hindi na talaga napag-aaralan at nababasa yung salita ng Diyos. It's important for us to feed on God's Word. Why? Because there's the Holy Spirit in you.
Kung yung katawan natin, pinapakain natin ng physical food, physical drink, yung spirit naman sa atin, kailangan pakainin mo ng God's Word. It's very important. Many people who begin to wonder why they have lost the initial joy of the relationship with God will find that most of the time what is neglected is Bible reading. Yung Bible reading na hindi nagmamadali, yung talagang naghahanap ng katuruan, ng mga utos na susundin, ng mga bagay na dapat tigilang gawin, mga bagay na dapat simulang gawin, at mga pangako na dapat ay angkinin. Psalm 119:105, "Your word is a lamp to my feet and a light for my path." You know that light gives comfort. A lamp gives you security. And very importantly, God's word detoxifies. Marami na uso ngayon. Bismillah, uminom ka ng ganitong herb, uminom ka ng ganong gamot, gawin mo ito, gawin mo yan, para alisin yung mga lason sa iyong katawan. Para daw luminis ang ating dugo, luminis yung ating circulatory system, lahat-lahat ng yan. Pero ang talagang panglinis ng mga spiritual toxins ay yung salita ng Diyos. Daig talaga yan kahit ano pang gamot ang maiisip mo. Kasi yan ang nagmumula sa puso ng Panginoon. It's not important just to read, but it's very important to meditate on God's words. Kaya dapat talaga ang taong mananatili yung joy sa kanyang puso, yung malalim na kaligayahan, nagbabudget siya ng oras, naglalagay talaga siya ng panahon para magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Kung yun man ay sa umagang umaga, sa tanghali o sa gabi, kung ano yung hiyang sa inyo na panahon, pero kailangan ipinaglalaban yan. Ang mga taong tinatawag na nagbabackslide, ang kauna-unahan nilang makikita mong gawain sa pagbabackslide, yung hindi pagbabasa ng Biblia in a regular basis. Wala kang makikita na sasabihin mo, itong taong to, backslider or in a backslidden state o nalayo ng nalayo sa Panginoon na patuloy na nagbabasa araw-araw. Parang hindi pa ako nakakita ng ganun. In fact, stopping reading God's Word and meditating on it every day is the beginning of backsliding. Paano po i-describe ang blessed man sa Psalm chapter 1, verse 2? His delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. Siyempre, yung ating mga Bible study leaders, mga preachers, may mga meditation yan later on for the consumption of everybody. Pero dapat meron kang personal meditation. Hindi mo lang iaasa sa teacher, sa preacher, yung pagkain, paglunok, pagdigest ng salita ng Diyos. Kailangan may kanikanya tayong ginagawang ganyan. Colossians 3:16, "Let the word of Christ dwell in you richly." Kasi sinasabi ng iba, kaya ka nagkaka-swine flu, kaya nagkakaroon ng iba't-ibang flu, bumababa daw yung resistensya. Bumababa yung immunity level mo. So, yung dati, dinadapuan ko ng sakit, umuboy yung katabi mo, may dalang sakit. Pero kung malakas ang katawan mo, hindi mo tatanggapin yung sakit na yun kasi nilalabanan ang katawan mo. At ganun dapat yung espiritu natin. Lagi tayong may intake of God's Word para pag dumadating yung temptation, dumarating yung mga pagsubok, yung mga hirap, hindi ka nun naigugupo kasi may panglaban ka. It's very important na ipinakikipaglaban po yung reading and being nourished by God's Word. Meditation gives perspective. Lumilinaw yung maliit na problema, mukhang malaki yan eh, pagka hindi mo yan tiningnan sa salita ng Diyos. Pero pagka naging malinaw sa yung salita ng Diyos, yung mukhang malaking problema, lumiliit. Meditation gives balance. Meditation gives a sense of well-being. Kaya kahit ngayon sa mga spa, sa mga health club, yung binibigyan nila ng may meditation room pa, mayroong mga time for kung ano-anong relaxation and meditation because they have realized the therapeutic value of meditation. Ngayon, kung ginagamit mo yung Word of God, not just as therapy, ha, kundi talagang cure, food, medicine, lalong-lalo na. Another way, of course, to feel good inside, at ito naman, alam nating lahat, pero dapat na re-review kasi madalas na neglect. Pray. Be prayerful. Ephesians 6:18, "Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests." At sabi sa 1 Thessalonians 5:17, "Pray continually." Kailangan tuloy-tuloy ang prayer. Why prayer soothes? Nakakapagpaluwag ng dibdib. Prayer empowers.
Yung bago ka nagpe-pray, parang feeling mo, talunan ka na ng mundo, wala ka ng ilaban sa mga hirap, wala ka ng kapangyarihan. Pero matapos mong mag-pray, when you say amen, you will feel the resurgence of power and energy because prayer plugs you into God. Kung yung ating mga instrumento, mga gamit na dekuryente, pag isinaksak mo sa plug, pumapasok yung kuryente, umaandar yung electric fan, umiinit yung plancha, tayo, sa prayer, doon tayo napa-plug in sa power ng Diyos. At yung kanyang kapangyarihan mula sa langit, pumapasok sa ating espiritu, nakikiisa sa atin. Prayer transports. Kahit ikaw ay nasa isang place of misery, when you close your eyes and pray, and your spirit is with God, you suddenly find yourself to be in a garden that's quiet, or by a poolside, or in a refreshing greenery, because prayer transports. Prayer allows us to transcend physical limitations. Prayer, naturally, of course, transforms. Dapat ang tao, pag ganito yung kalagayan niya, tapos nag-pray siya, pag dilat ng mata niya, pag sabi niya ng amen, hindi na ganun yung kalagayan niya, naiba na siya. Yun ang powerful prayer. Galit na galit ka kanina, nag-pray ka, kahit sandali, pinag-pray mo na alisin ng Diyos ang iyong galit, matuto kang magpatawad, matuto kang magtiis. Pag dilat ng mata mo, dapat hindi ka na kasing ganun kagalit. Kasi talagang ang tunay na panalangin, nagpapabago. Talagang maiiba yung pati physical makeup mo. According to researches, yung mga matataas ang presyon, magpe-pray sila, magme-meditate. Pagkatapos ng ilang minuto, kukuhanan uli ng blood pressure, bumababa, nare-relax. Makapangyarihan ng panalangin. Hindi natin kayang maunawaan, so magdasal na lang tayo. Hindi na aarok ng siyensya hanggang ngayon yung hiwaga ng panalangin. Pero ang nananalangin mismo ang nakakaalam nun. Kaya magtataka kayo mga iba. Mananampalataya, may daladalang Biblia, sinasabi Kristiyano sila, pero warrior. Laging nagwa-worry. Pero ang kasabihan nga, why worry when you can pray? Nagwa-worry ka, baka ka magutom bukas, ano magagawa mo? Mag-pray ka. Nagwa-worry ka tungkol sa mahal mo sa buhay na ang layo-layo, baka nasa panganib, kaya mo ba siyang iligtas e nandito ka? So you pray. Why worry when you can pray? Why continue the feeling negative when you can come to God in prayer and ask that God soothes you, comforts you, and that God changes your disposition? Prayer makes you feel good inside. How else do we feel good inside? Be one, inside and out. Eliminate, minimize contradictions within you. Dapat pag nakangiti ang labi mo sa isang tao, pati puso mo nakangiti talaga sa kanya. Mahirap yung nakangiti yung labi mo pero nakasimangot yung puso mo. Yun yung hati ka. Hindi ka sasaya nun. Walang taong hati na sumaya. Kailangan nando ka sa cause na gusto mo, hindi dun sa labagang yung kalooban. Dapat sinusuportahan mo yung mga taong gusto mo talagang suportahan. Minamahal mo yung gusto mong mahalin. Ginagawa mo yung talagang gusto mong gawin. Kasi pag hindi mo pa ginawa yung gusto mong gawin, sinong gagawa nun para sa'yo? Ang pinag-uusapan siyempre natin, yung mga gawain na hindi naman pinagbabawal ng Diyos. Yung pagdadalawang isip, pagdadalawang loob, nagtatanggal yan ng kapayapaan at katahimikan. Kaya mga kapatid, kung ano man ang pinagdadalawang loob nyo, pag-isipan nyo na get good advice, manalangin kayo at magpasya na kayo sa isa. Mahirap yung dalawa-dalawa, tatlo-tatlo ang hinahabol natin sa buhay. Kailangan magpasya kang maging buo. Ang pagiging espiritual, pagiging makadiyos, ang isang kahulugan niya, ikaw ay buo. Hindi ka hati. Ayaw na ayaw sa Bible ng hati. Kaya ang sinasabi, a man of a double mind will never expect to receive anything from God. Sabi, if you would like something, believe without doubting and you will get it. Because if you doubt, you are like, you know, any leaf or anything that is being tossed about by the waves. You are like a wave being tossed by the winds. Wala kang direksyon. Kaya kailangan ng tao buo. Hindi hinahati ang puso. Halimbawa, nag-asawa ka na. Buuin mo ng loob mo na yun ay yung mamahalin mo. Hindi yung may dumadaan, iniisip mo, mamahalin ko kaya itong dumadaan. Nahahati ang loob mo. At pag nahati ang loob mo, it will show in your life. It will show in everything you do. Malilito ka ngayon. Kasi may kumakausap siya, nawawala ka sa sarili. Ha? Bakit? Kasi hati yung loob mo eh. Dapat buo. What you think and say, what you say and do,
must be one. So, do the good that you think. Meron kayong gustong gawin, gawin nyo, lalo't mabuti yon. Kasi pag hindi nyo ginagawa, nahahati kayo. Do not frustrate your good side. Halimbawa, may nakaaway kayo. Gusto nyo na mag-sorry. Mabuting mag-sorry, magkasundo kayo, gawin nyo. Hindi yung pinipigil kayo ng pride. Nahahati kayo. There's a part of you na gusto nyong gawin yung tama. Merong humihila sa inyo na huwag mo gawin yung tama kasi yung pride mo, paano naman, huwag mo mukha kakawawa, etc., etc. Hati. Hindi sasaya ang isang taong hati. Ikaw man at biyanan, may manugang ka, tanggapin mo na na naging anak mo na rin yan kasi kung dalawang loob ka, tatanggapin ko ba o hindi. So may mga araw na natutuwa ka sa kanya, may araw na hindi, may araw na ang sungit-sungit mo, may araw na sweet ka naman. Kasi hati, you've got to decide. And there are things you don't even have to decide about. We just have to accept them. Katulad ng sinasabi ko, biyanan mo, manugang mo, tatanggapin mo na yan. Wala ka ng choice. Bakit mo palilituhin ang sarili mo kung magiging devoted ka ba, mamahalin mo ba, papadalan mo ba ng ulam, susuportahan mo ba? Gawin mo na lang yung tama kasi laging may nagtatalo sa kalooban natin, yung maganda at yung hindi maganda. Kailangan pa ba naman nating ipaliwanag na yung maganda ang siya nating gawin? Sabi ng Panginoon sa Matthew 12:25, Jesus said, "Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand." Kung ang isang kaharian na hati ay matutumba, kung ang isang bahay na hati ay guguho, ano ang mangyayari sa isang puso na hati? Kaya dapat hindi hinahati ang puso. Huwag na nating lilituhin ang ating mga sarili. At kabaligtaran ng do the good that you want to do, maraming, bakit natin pinag-uusapan to? Marami pong tao, alam nila yung magandang gawin, gusto nilang gawin, pero may pumipigil sa kanila. Mga tatay, gusto nila halimbawa akbayan yung anak nilang lalaki na maging tender and nice sila sa anak nila, pero hindi, this is not the macho thing to do. So, pinipigil yung paggawa ng mabuti. Why? It's good. Hindi mo naman laging pwedeng yakapin yung anak mo, hindi naman laging available. So, why not do it? Marami din mga anak, gusto mag-express ng pagmamahal nila sa parents nila, hindi ma-express-express, pero sa kaibigan, ang dali-dali mag-express. Pero yun lamang, yayakap ka sa magulang mo, magkikis ka, hirap na hirap ka rin. Bakit? Maganda naman yun. Huwag hatiin. And do not do the bad that you do not want to do. Alam naman natin yung masama, alam natin ayaw natin gawin, pero madalas, nagagawa. Romans 7:19, "For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing." Sabi ni Paul, ako na nga, sabi, ito eh. Yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko nagagawa. At yung ayaw kong gawin na masama, yun na lang ang madalas na nagagawa ko. Hati. Dapat hindi ganon. Walang taong sasaya pag hati siya. Meron pa pong isang nagpapasaya ng kalooban. Again, premise on the fact that the Holy Spirit of God resides in us, that we were created in God's image. You want to be happy inside, you want to feel good inside, be noble. Nourish your nobility, your greatness. Nourish your God-likeness. Genesis 1:27, "So God created man in His own image." Ang ating wangis, wangis ng Diyos. Ang espiritu natin, espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin. Ginawa tayo upang maging mahalaga, mataas ang uri. Psalm 139 verse 14, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made." Romans 8:29, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son." Tayo kamukha ng Diyos, nilikha, ginawang tao, naligaw, na iba yung itsura, pero ang goal ngayon bumalik na maging kamukha uli ng Diyos through the Lord Jesus Christ. So ano ang purpose ng buhay? Maging kamukha uli ng Diyos. Maging kapareho ng Diyos ang isip, ang puso, ang gawain. At ang tao, pinakamasaya. Pagka yung kanyang wangis, yung gawa niya, yung sitwasyon niya sa buhay, malapit sa wangis ng Diyos. Kasi yun ang likas, yun ang totoo, yun ang natural sa atin.
Parang mga baboy, ano'y kinakatuwa niyan? Maglublob sa putik. Kalabaw, ano'y kinakatuwa? Maglublob sa tubig at sa putik. Kasi yun ang nature nila eh. Baboy sila, kalabaw sila. Diba? Ano ang ikinaliligaya ng ibon? Lumipad. Kaya ibon man, may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak. Kasi nature niya yun na lumipad. Anong nature ng tao? Maging kamukha ng Diyos. Kasi nilikha tayo na kamukha ng Diyos. At nung tayo'y nadapa at naligaw, kaya si Jesus ay namatay para sa atin tayo tubusin, para makabalik tayo dun sa daan, pagbalik dun sa pagiging kamukha muli ng Diyos. So what is the goal of life? Christ-likeness. At kung gusto mo to feel good inside, be Christ-like, be God-like, be noble, maging kagalang-galang. Kaya di ba, pagka ikaw ay dumarating at binibati ka ng maganda, you feel good, ginagalang ka. Pero pag binabastos ka, you feel bad. Why? Kasi hindi natin nature na bastusin. We were created in God's image. Kaya pag binibigyan ka ng halaga, inaalok, binabati ng good morning, birthday mo, naalala, lalo't may regalo, tuwang-tuwa ka. You know why? Because pinapahalagahan ka. Kasi tayo yung mahalaga. Sino ngayon ang taong lulungkot? Yung hindi niya pinahahalagahan ng sarili. Yung pinapayagan niya na maging siya ay basahan dyan, binabastos-bastos, binabali, wala. Walang taong sumasaya na ganun. Kasi hindi na ating likas. What then should we do? No? How do we become noble and nobler by making the right choices? May mga gusto tayong gawin na mataas, maganda, gawin natin. Meron tayong gustong sabihin na noble, gusto mong pumuri sa tao, gawin mo. Because it's the noble thing to do. Luke 12:12, the Holy Spirit will teach you what you should say. Ganun nakatanim sa atin yung Espiritu na pati sasabihin mo pa nga, maituturo ng Espiritu yung gagawin mo, yung desisyon mo, kung maganda ang relasyon mo sa Diyos. So, how do we become noble? Do good. We are most noble when we do good. We are least noble when we do things that are bad. Kaya nakikita nyo yung mga nahuhuli sa akto na gumagawa ng mali. Pinagmamalaki ba nila yun? No. Kasi hindi yun ang gusto natin na malaman ng tao tungkol sa atin. Kasi hindi tayo talaga ganun. Dapat maging mabuti at maging mabait. Because that is what is noble. Yung mabuti, inclination yon. This is the nature of the heart, mabuti. Yung mabait is kabutihan in action, nagiging kabaitan. So, mabait ka, mabuti ka. Mayroong mga taong mabuti pero hindi mabait. Mabuti sila, hindi sila gumagawa ng masama. May intention silang gumawa ng mabuti pero wala namang action. Kailangan may action. Yun ang kabaitan. How do you feel noble? Paano, kailan tayo nakakaramdam mga kapatid na ang taas-taas ang pagkatao mo? When you give more than you get, you feel noble. Yung nagbibigay ka, taos puso, you feel noble kaysa ikaw yung binibigyan. Di ba? Hindi masarap yung feeling na ikaw yung binibigyan. Pag masarap ang feeling mo nun, something's wrong. Pero usually, mas masarap yung nagbibigay ka kaysa yung namamalimos ka, kaysa ikaw itong kinakahabagan. Mas masarap yung ikaw yung nahahabag because to give is noble. Do not get, then just forget. Kasi halimbawa, dumating yung point, ikaw ang tumatanggap, ikaw ang binibigyan. How do will you become noble now? Eh, ikaw yung naging recipient. Nagbabayad ka ng utang na loob. Nagsusukli ka, gumagawa ka ng mabuti. Kaya pag may gumawa sa atin ng mabuti, pagkatapos na-empower naman tayo, lumakas, tayo naman yung gumagawa ng mabuti sa kanila, you feel good. Because it's your nature to feel good that way. You want to feel noble, give more than you get. Give more than you receive. Do not just get and forget. Pagka kayo hingi lang ng hingi, kuha ng kuha, tapos hindi tayo marunong magsukli, gumawa ng mabuti, yung konsyensya nyo, binabagabag din kayo. You will not feel good. Hanggang hindi kayo nagsusukli ng kabutihan. Do not receive what you cannot reciprocate. Mga babae, nililigawan kayo, o ngayon kahit lalaki, nililigawan na rin. No? So ang nangyayari, huwag kayong tanggap ng binibigay sa inyo kung wala naman pala kayong pagtingin. Hindi nyo naman pala susuklian ng isang kindat o isang holding hand o isang yakap. Wala pala kayong balak isukli o ipalit. Huwag yung tanggapin. Because that is not the noble thing to do.
It's important to be noble. And nobility has nothing to do with wealth. May mga tao ang yayaman pero hindi noble ang mga pamamaraan nila, hindi noble yung kanilang karakter. May mga tao ang hihirap pero ang taas ng pagkatao. Alam mong taong tao ito kahit walang pera. Walang kinalaman ng pera dyan. And when we are noble in our ways, we feel good. Another way to feel good inside, be classy. Dapat class act. Hindi ko sinabi maging mahal ang damit mo, maging expensive yung taste mo, pero may class ka. What do you mean? Do not say, do not think what makes you appear or feel cheap. Meron na ba kayong nagawa na sabi na pagkatapos na nagsisisi kayo dahil nagmukha kayong mumurahin? Huwag niyong gagawin yun. No? Halimbawa, gusto mo isang tao pero ayaw sa'yo, huwag mong ipagdutdutan ang sarili mo kasi magiging cheap ka. Yung tuwing dadaan siya doon, nandun ka nakakalat. Yung pupunta siya sa room na yun, nandun ka. Yung parang wala ka nang ginawa kundi planuhin siya abangan. It's cheap. No? Do not appear and do not feel cheap. Halimbawa, lalo ikaw babae, hindi ka naman pinapansin. Ikaw pa itong laging nakakalat dyan. You know, it's cheap. It will not make you feel good. Magkakaroon ka lang ng immediate pleasure dahil napagbigyan mo yung hilig mo. Pero pag nananahimik ka na at nag-iisa, ang feeling mo, bumaba ang pagkatao mo. You want to be happy inside? Be classy. Beware of addictive things and addictive habits. Lahat ng bagay na nakaka-addict, nakakapagpa-cheap. Nakita niyo mga ibang tao na antitino, ang gaganda ng behavior nung naging drug dependent, pati sariling nanay ninanakawan, sariling anak ninanakawan, kasi naging addict. Addicts compromise and degrade themselves just to get a fix. Kaya maraming antitinong babae nung naging drug dependent, pati katawan ay pinagbibili sa murang halaga, makakuha lang ng kailangan niyang gamot. Addiction cheapens people. Kahit anong addiction yon. Adik ka halimbawa sa sugal. Adik ka halimbawa sa isang uri ng pagkain. All kinds of addictions. Kaya ang isang message ni Lord Jesus Christ is freedom. Sabi, moderate yourself, moderate your lifestyle that you do not become dependent on anything or anyone. Sabi ni Paul, we have learned to be content in whatever situation. Sa init at lamig, sa gutom at busog, sa meron at wala. Sabi nga nun, natututo kami maging kontento. Because anything that you will desire can become your master. And to have a master, no matter what, basta hindi ang Panginoon yun, can cheapen anybody. So do not degrade yourself. Isang payo sa mga umiibig, kung talagang ayaw sa inyo, wala kayong magagawa para kayo magustuhan. Habang nandiyan kayo at nagpipilit, lalo lang kayong nakakaayawan. At lalo lamang bababa ang pagtingin sa inyo, lalong lumalayo yung pag-asa niyong magustuhan kayo. Subukan yung talikuran at iwan, baka sakali pa. Pero yung hahabul-habul ka, wala kang pag-asa. Pamisa-misa, baka pagtsagaan ka, lalo't wala namang ibang tao, pero gusto mo yung pinagtsatsagaan ka lang, o pinagbibigyan? So kung ayaw, di wag. If you don't like me, we both lose. Dapat ganun ang policy mo. Do not allow others to degrade you. Save yourself from degrading situations. Katulad nung kwento sa Luke 15, 13 to 18, yung prodigal son. Anong ginawa niya? Hiningi niya yung mana niya, nilustay niya, pagkatapos naghihirap siya sa isang foreign land, naging trabaho na lang siya doon, taga-alaga ng baboy, hindi naman siya pinapakain, kinakaingitan pa niya yung baboy dahil kumakain sa oras, siya hindi. So, nagising siya sa katotohanan. Sabi niya, hindi ito dapat. Sabi niya, uuwi ako sa tatay ko, hihingi ako ng tawad, at mamamasukan na lang ako sa kanyang katulong kasi ang mga katulong ng tatay ko are better fed than I am. Sabi niya, tatanggapin ko yung aking pagkakamali, hihingi ako ng tawad, but I will stop the situation from degrading me. Kung meron sa atin ngayon mga kapatid, nasa isang situation kaya it's very degrading, get out of it. Halimbawa, hindi naman kayo ang asawang tunay. Tapos mga 3 times a year lang kayong sinisipot. No? Sa ilalim pa ng silong ng Fort Santiago. Nakaka-degrade yun sa inyo. Bakit hindi niya kayo mabigyan ng panahon niya? Bakit iaabang niya yung buong sarili niyo sa kanya? Diba? Yung you degrade yourself. Yung you deserve a better treatment. You have only one life to live on this earth.
there is eternal life, yes, but here only one. So bakit mo papayagan na nadadaya ka, yung hahabol-habol ka sa hindi naman pwedeng managot sa'yo? Kinukommit mo yung sarili mo sa hindi naman nagkukommit sa'yo. That's not the way to deal with yourself. You know why not? Because you are fearfully and wonderfully made. You are the temple of the Holy Spirit. God's Spirit dwells in you. So huwag nating kaladkarin sa pagiging mumurahin. Kailangan pinapahalagahan natin ang ating sarili. Nandun na tayo. Paminsan-minsan nagkakalimot tayo, nagkakamali, nabubulag ng damdamin. Pero dapat hindi nagtatagal. Alam mo dapat yung ginagawa mo, walang kakauwian. Kung nakikipag-business partnership ka sa isang paraan na talagang yung pagkatao mo, yung paniniwala mo, prinsipyo mo, nilululun mo na dahil hindi mo talaga masikmura, get out of it. You are in a relationship that doesn't have any respect for your personhood and your dignity, get out of it. God has something better for you. Kung minsan nadadaya tayo na yun na lang ang pag-asa natin, akala ng iba, ito na lang magmamahal sa akin, wala nang iba, so hindi baling ginaganito na ako. Hindi yung totoo. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon. At meron tayong katapat na mas bagay. Katapat na hanap buhay, katapat na trabaho, katapat na profesyon, katapat na kaibigan, kasama sa buhay, kasama sa bahay. Don't settle for what is not very good for you. And those that do not settle for nothing but the best, usually get the best. Kailangan tinataasan din natin yung ating standard. Hindi dahil tayong mayabang, but let me be emphatic, because you were fearfully and wonderfully made. And not only that you were made great by God, that God breathed His life into you and into me, but Jesus gave His life for our redemption. Ganun ang halaga ng tao. Dapat marunong tayong magpahalaga sa sarili. Huwag niyong ipagsiksikan ang sarili niyo sa hindi nagpapahalaga sa inyo. It's unfair to the spirit that lives in you, and it's unfair to yourself. How to feel good inside? Do not go for desires that compromise your dignity and inner worth. Kasama na dyan yung mga physical desires and emotion. As you can see, related lahat ang pinag-uusapan natin. Titus 2:12, the grace of God teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ang tanong, what desires, what feelings make you cheap? Dapat natin identify yon. Kita nyo si Joseph. He was very young, very handsome. He became a worker in a household in Egypt. At yung Mrs. dun sa bahay na yun, nagkagusto sa kanya, lagi kasing wala si Mister, so inaakit-akit niya si Joseph. Genesis 39:6-8, now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me, but he refused. Kita ninyo, si Mrs. Potiphar was refused by a slave boy. So why put yourself in a situation where you can be refused? So in a manner of speaking, because of her desire, she cheapened herself. But of course, Joseph being a man must have also the desire. But mas pinahalagahan niya yung dignity niya. Tsaka yung relasyon niya sa Diyos. Sabi niya, how can I do this and sin against God? No? So hindi niya pinatulan itong nang aakit sa kanya. Sa Luke 4:3-8, ganyan din ang nangyari sa Panginoon. Inaakit ni Satanas na sumamba sa kanya. Bibigay ko to sa'yo, bibigay ko to sa'yo, bibigay ko to sa'yo. Sabi ni Lord, get behind me. Leave me. God says that I should not. You know, to paraphrase what happened. So, kung ikaw naalok ng isang bagay na gusto mo at hindi mo na isip-isip na sa paghahangad mo sa bagay na yon, bababa ang kalagayan mo, madadaya ka nga. Kaya nagsisimula tayo mga kapatid sa mataas na pagtingin sa sarili. Hindi pagyayabang, hindi pride, but to remember who you are. That you are God's child, that you were created in God's image, and Jesus died so that you could be like Him again. Pag naaalala natin yun na may mataas tayong kalagayan, mataas na calling, then hindi ka papayag na ginaganong-ganong ka lang. Pag tayo inaapi-api, kinakawa-kawawa, binabaliwala, ang dapat mong gawin, remember who you are, that you are fearfully and wonderfully made. At sabi nga na Ephesians 4:30, which we have already read, do not grieve the Holy Spirit. Pagka binababa natin ating pagkatao,
we grieve the Holy Spirit. When we desire things to the point na susunod-sunod tayo, aabang-abang, we grieve the Holy Spirit. So feel good inside, and one of that is by changing the outside world. When you feel bad, baka naman may dahilan at pwede mong palitan in your outside world so that you will feel good. Maybe you should clean your environment, go out and take a walk, change the situation, and it might make you feel good inside. But yung mas permanente, hindi dependent sa mga bagay na nasa labas, feel good inside by being good inside. When you are good, you will feel good. Kahit hindi ka ma-appreciate, hindi ka mabayaran, hindi ka mapuri, pero mabuti ang iyong puso, gusto mong bigyan ng kaluguran ng Diyos, no matter what happens, you will feel good. Feel good inside by doing good. Napakalaki ng ligayang binibigay sa tao ng paggawa ng mabuti. Himala yan, hindi maipaliwanag, pero may nagawa kang mabuti, you will feel good. Feel good inside by nourishing your good side, not your bad side. Meron tayong good side, may bad side. But if you notice the good side, you will feel good. If you notice the bad side, you will feel bad. Kahit pa nga naging matagumpay yung bad side mo, but there's still this voice that will continue to make us feel bad. Mag-isip-isip tayo. Ama naming Diyos, nais naming ilapit sa inyo aming mga puso. Nagpapasalamat po kami sa bawat isa rito who feels good, who generally feels good. Pero inaalala rin namin, Lord, yung bawat isa na maaaring hindi ganun ang kalagayan. Mas madalas malungkot, mas madalas matamlay, mas madalas merong nararamdamang hindi masarap, hindi maganda, na hindi maipaliwanag. Sa sandaling ito, Panginoon, sa mga pinag-usapan namin, ipakita mo doon sa mga generally not feeling good inside kung ano ang posibleng dahilan. Pakita mo sa amin kung ano ang mga ginagawa namin, Panginoon, na nagiging dahilan din kung bakit yung pakiramdam namin ay hindi masaya, hindi magaan, hindi nakakaluwalhati sa iyo. We are very thankful for each one who feels good, but for each one who doesn't, we pray that your wisdom will prevail, that you will teach us to identify the root causes of these ill feelings so that they may be uprooted, and we will have a change of heart, and our lives will be peaceful, lovely, and enjoyable. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung meron tayong mga ginagawa, iniisip, pamamaraan, lifestyle that contributes to not feeling good. At ipagpasalamat din natin sa Panginoon yung mga tama nating ginagawa. Sa mga pito natin pinag-usapan, surely we will be able to identify things that make us feel good and the opposite that makes us feel bad. Madadaya tayo sa bawat panahon that we don't feel good inside. We will not always feel good outside. Kuminsan may sakit ang katawan natin, masakit ang ulo, masakit ang paa. But what is important is to feel good inside. Na yung espiritu natin payapa, tahimik, masaya, kaya nating harapin kahit anong hirap ng katawan o hirap sa paligid. Ama namin, kapatuloy po kayong humipo sa aming mga buhay at mga puso. And may you minister to us this message na maski, Panginoon, anuman ang pinagmumula ng aming kumisan, mga lungkot, mga katamlayan, ituro nyo sa amin kung paano ito lulutasin para ang buhay na ipinahiram nyo sa amin, Panginoon, may be lived in joy, in happiness, in peace. Manalangin tayo sumandali, and let the Spirit of God minister to each one, especially those that usually do not feel good. May the Spirit of God bless each one.